September 29, 2023 sa bansang Thailand, naganap ang unang laban ni Jeneline Olsim bilang miyembro ng Lions Nation MMA. Nakaharap niya si Jihin Redzuan ng Malaysia. Sa kasamaang palad ay nabigo siya sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Subalit kinabukasan sa bansang Singapore, nagawa ng kanyang ka-teammate na si Edward Foulayang na siya ring founder ng Lions Nation MMA na makabawi para sa team. Hindi na tulad ng dati ang naging performance ni Foulayang sa una nilang paghaharap ni Amir Khan makalipas ang 5 taon. Gayunpaman, dahil sa kanyang kasanayan at sa experience ay nagawa niya itong pabagsakin sa round 3. Nahuli niya si Amir Khan sa pamamagitan ng isang left hook. Samantala, sa mga sumunod na laban ay nabigo si Stephen Lohmann sa kanyang pagharap sa tinaguriang Hands of Stone na si John Lineker. Sa unang round ay nagawa ng Pinoy na dalhin sa ground ang Brazilian at nakontrol niya ito ng 1 minuto. Nagkaroon ng pagkakataon si Lineker na mapunta sa ibabaw ngunit nagawa agad ni Lohmann na muling tumayo. Habang tumatakbo ang oras ay nabibigo ang ating pambato sa kanyang maraming takedown attempts. Sa pagpapatuloy ng round 1 ay nagpalitan ang dalawa ng suntok at sipa. Sa round 2 ay sinubukan ni Lohmann na maging agresibo ngunit nakabalik agad si Lineker sa kanyang momentum ng pagkapanalo. Sa round 3, patuloy pa rin si Lohmann sa kanyang game plan na dalhin si Lineker sa ground. Maganda ang takedown defense ng Brazilian at nagawa pang ma-reverse si Lohmann, subalit nagawa ng Pinoy na agad na tumayo. Nagpatuloy ang laban at si Lineker pa rin ang naging agresibo hanggang sa natapos ang huling round. Idiniklara na panalo si John Lineker via unanimous decision. Sa pangkalahatan, kung tutuusin ay maganda pa rin naman ang naging performance ng ating pambato. Mayroon lang siyang kailangan pang ma-improve lalo na kapag si John Lineker ang kaharap. Malaking achievements na ang makarating sa top 2 bilang isang Filipino MMA fighter kaya saludo pa rin ako kay Stephen Lohmann. Sa katunayan, sa buong event na ito ay knockout lahat ng mga natalo at si Stephen Lohmann lang ang nanatiling nakatayo. Sa co-main event, nanatiling strawweight Muay Thai World Champion si Smila Sandel kontra sa atomweight champion na si Alicia Rodriguez. Natapos ang laban sa isang technical knockout. Sa main event, nagtagumpay si Stamp Fairtex na pabagsakin si Ham Sohee at nakuha ang titulo bilang atomweight world champion. Siya ang kauna-unahang martial artist na naging world champion sa 3 magkakaibang sport. Hanggang dito muna tayo at kita-kita ulit tayo sa susunod na uploads. Maraming salamat!